mabait at maayos naman daw makitungo sa kapwa si Noralyn. Ligawin nga daw siya. Pero bakit kaya lagi siyang binablock? Dahil sa kanyang mala real-life camera filter na make-up, ang 23 anyos na si Noralyn, sadya raw ligawin. Pag nagka-makeup po ako, feeling ko po na maganda na po ako. Pwede na po ako na humarap ng tao. Nakalimang nobyo na nga raw siya. 2018, nung unang boyfriend, 3 months lang kami. Yung pangalawa, 1 month. Yung pangatlo, 1 month. Yung pang-apat, 5 months. Yung pang-lima, 1 year. Pero ang lahat daw ng kanyang mga nakarelasyon, may common denominator. Lahat ng mga ex ko, binablock nila po ako sa Facebook. At ang hinala ni Noralyn kung bakit daw siya binablock ng mga ito, ang lihim na pilit itinatago ng kanyang make-up. Pwede ba namin makita kung ano ba yung itsura mo pag ano, walang make-up? Opo. Ganito po ang itsura ko na wala pong make-up. Pinagtatawanan nila po ako na ganito ang itsura ko. Maitim po daw ako. Sabihan po nila ako na mukhang unggoy daw. Hindi ko po na matatanggap na pinagtawanan ako ng mga tao. Pero hindi lang pala si Noralyn ang may ganitong kondisyon sa kanilang pamilya. Maging ang kanyang tatlong kapatid na sina Jerry, Charito, at Cristela. Parehong bilugan ang mata, maliit ang ilong at bibig, at makakapal ang balahibo. Murag mga purma sa kuanjud kanang unggoy ang ilang hitsura. Diferensya ka iba ang panit. Na natingalaga itong mga itom-itom, din ay mga kuan gas-gas yung mga kamot, hawid sa kuan sa unggoy ba? Unggoy, mauray lang, tanaw po sa mga. Pero kami, antigo, pepo, mga kasing-kasing ba yan? Tower, pepo. Nabay unggoy man yung kamot, mabuhi sa usakadaw, may lagkakaon katulo. Bakit? May nakikita ba kayong buntot sa akin? Kasi sinasabi niyo mukha akong unggoy. Dito sa Dipanimanukan sa Zamboanga del Norte nakatira ang magkakapatid na Sumiyaya. Kwento ni Tatay Carmelito. Posible, naitabo to siya. Wala na ko matumantanan bitaw. Wala na ko madumdumitanan ng ilang buluhaton. Dahil sa kanilang kondisyon, grade 6 lang ang natapos ng magkakapatid. Magkatawa din, tapos yung lagunggoy din, itom. Pumunta po ako ng palengke, nagmimikap po ako para hindi po ako pinagtawanan ng mga tao. Sa Facebook, naging ligawin daw si Noralyn. O, nung unang boyfriend ko po, nakilala ko po sa Facebook. Inad niya ako, tapos nagchat siya sa akin. Nangigaw po siya sa akin, nakipagkita siya sa akin. Binalak niya po ako, tapos hindi na po siya nagparamdam sa akin. Minahal ko naman, wala na po akong magawa kasi binalak niya po ako. Hanggang nagsunod-sunod pa itong nangyari. May sumunod naman na nanligaw sa akin. Sinagot ko naman po, pero hindi rin kami nagtagal. Binablock niya rin po ako. Nagkaroon naman daw siya ng lakas ng loob na mag-post ng kanyang selfie na walang make-up o filter. Pero may nagko-comment po na mukha raw akong unggoy. Hindi po ako comfortable pag wala po akong make-up. Mahirap po para sa akin kasi wala na po akong ginagawa sa kanila. Tapos pinagsasabihan nila po ako ng masama. Sinabihan ko na po sila nga, bakit niyo po ako sinabihan na namukha po akong unggoy? Wala naman po akong buntot. Pero kung meron daw pinakamalala ang kondisyon sa kanilang magkakapatid, ito yung kuya nilang si Jerry. Ang balat kasi niya, sugat-sugat at nangingitim na. Galiso, di ko blakaw. Nara ko sa kumhigdaanan, di ko katikang, na gool ko, magtanaw sa kong kamot, nga naingon ani, wa na ko'y todlo, magliso na gughawid. Natatakot po ako na baka matulad po niya ako na hindi na po makakahawa. Pero pinagdasal ko naman eh, na hindi po lumala yung pakiramdam niya. Yung Panginoon, hindi naman po tumitingin ng panglabas na anyo, kundi sa puso na mabait. Ako mga kakampi, ako mga igsoon. Pong mag-amiga kong lain, pero ilan naman dyan pong hinawin. Pero ano nga ba ang kondisyon ng magkakapatid na Sumiyaya? Nito lang Miyerkules, binisita sila ng Rural Health Unit ng Manukan. Ayong buntag, Charito. Tatay, kamusta na?
Nilinis nila ang mga sugat ni Jerry. Salamat po ko nga ning arepot lande sa mo nga kanan po nila ba o nga tambal. Nagsagawa rin sila ng slit skin smear o pagkuha ng tissue samples para mapag-aralan sa laboratorio. Ayun, nakapaghilak ha. Nga nang nihilak man ka, nahadlok ka? Nahadlok. Based on initial screening na ginawa namin, wala pa po akong nakita na bacteria sa leprosy. I'm not saying na negative na po yung result. So, consultation with dermatologist would be highly advantageous to them. Higit isang oras mula sa bayan ng Manukan, bumiyahe ang aming team para mapatignan sila sa dermatologist. Itong mga puti-puti ba, sugat ba ito dati? Parang meron silang genetic abnormality or syndrome. See, it's a combination of different skin features. Thief skin syndrome, meron siyang scleroderma-like, yung banat yung skin at saka makapal. Meron din siyang hypertrichosis, yung sa hair. Very valuable si skin biopsy kasi through our differential diagnosis, may makikita talaga tayo dyan na distinguishing feature kung saan sa apat yung consideration natin. Wala tayong dermatopathologist na makabasa ng skin biopsy. Usually, yung processing time is 2 weeks. I took a skin specimen sample and I will send it to a dermatopathologist in Manila. Ang bullying kasi, hindi lang siya sa physical dismay ko, psychological trauma. Pwede rin silang magkaroon ng depression dahil dito, meron tayong naka-pending na comprehensive anti-discrimination bill. This will give lahat tayo, mabibigyan ng another layer of protection. Lahat ng klase ng diskriminasyon, mapoprotektahan niya at magkakaroon din ng karapatang parusa. Ang Municipal Social Welfare and Development ng Manukan, nagpaabot din ng tulong sa pamilya. Salamat sa inyong tanan. Tutulungan din nilang magkapatid na sina Cristela at Noralyn na makabalik sa pag-aaral. I-refer namin sa aming LGU kasi mayroon din po kaming programa na scholarship program for youth. At para din kay tatay, i-refer namin siya sa DSWD sa programa na social pension program. Magpapasalamat po ako kay God kasi dininig niya po yung panalangin na may makatulong po sa amin. Samantala, walang kamalay-malay si Noralyn na sa araw na ito, meron siyang espesyal na bisita. Ang lalaking kailanman, hindi raw siya iba-block ang nobyo niya ngayon na si Kain. Ay lang ka. Nakita yung picture niya, parang tumibok agad yung puso ko. Hindi ako makapaniwala kasi magkaiba yung picture niya kaysa personal. Naintindihan ko naman eh, hindi naman itsura kung hanap ko. Hanap ko lang yung ugali. Si Kain nakipag-usap pa sa tatay ni Noralyn para formal na hingin ang kamay ng dalaga. Salamat nga nagpakita mo ka rin. Nako, maghinaot ko nga, di po ni mo niya at magpasakitan akong anak. Kapag ipinakita mo na ang tunay na ikaw, sino nga ba ang matitira? Yung mga taong nakikita, hindi ang panlabas mong anyo, kundi ang tunay na nilalaman ng iyong puso. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.